Ito po ang ilang mga salient points na kanyang sinabi kahapon. Next slide, please. Una, inanunsyo ni Presidente ang muling pagpapasilalim sa Metro Manila, mga probinsya ng Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan sa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Nabanggit din po kahapon ng ating Presidente bilang pangalawa ang pagkuha ng additional health workers para maugmet ng current workforce. Kasama na rito ang pagkuha ng 10,000 medical professionals at ang pagtawag sa active duty ng mga reservists. Manggagaling po itong mga medical professionals nito sa mga karatig probinsya na mababa po ang kaso ng COVID-19. Pangatlo, ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo tulad ng risk allowance para sa healthcare workers na nasa pribadong sektor na nangangalaga ng mga pasyenteng may COVID-19. Ang sabi po ng Presidente, hanggang 15,000 sa bawat healthcare worker na magkakasakit, magkakaroon din po sila ng libreng life insurance, libreng tirahan, libreng sakay at libre at madalas na pagtetest. Tama rin po natin, Yusek, bago po tayo magpatuloy sa open forum, sasamahan po tayo ngayon ni Philippine Medical Association President Jose Santiago. So, Dr. Santiago, maganda umaga po. Narinig po kayo ng ating Presidente. Binigyan po nila kayo ng pagkakataon ng time out na hiningi ninyo. Ano pong mga hakbang gagawin ng ating mga doktor sa ilalim ng Philippine Medical Association habang tayo po ay nasa ilalim ng MECQ sa susunod na dalawang linggo? Magandang tanghali, Secretary Roque. Salamat sa pagbibigay ng invitation nito para makasali kami sa inyong discussion. No? Una-una, nagkapasalamat ako kay ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na pagbibigay sa atin ng kahilingan sa ating appeal na mag-revert back to enhanced community quarantine o itong ngayong binigay nila na modified enhanced community quarantine. No? Ito'y malaking bagay. Itong 2 weeks, although it's very short but it's very long for us since we're going to take a lead time for us to really slow down the transmission of virus. And this is what we want to really achieve or in the next 14 days or and beyond. Of course, this is as I said, this is a part of our small preparation or for today, but it will be of course used in the future or tomorrow. So our action today will be also used for tomorrow. And of course, nabanggit kanina na ni Dr. Berhere, of course, yung si Secretary Carlito Galvez, no? Kami po ay aming re-retreat po. Kami po ay sasabihin yung part of the team of the of this COVID-19 strategy, no? Hindi po kami, we are one in your endeavors, no, in this fight against COVID-19, no? Don't be misled, but we're not part of it. Definitely, right from the start, even this COVID-19 or pandemic crisis, we're part of the team, no, of DOH and DOH, no, and happy to be, of course, to continue this kind of relationship with the Philippine Medical Association, and rest assured that our medical community is really trying to collaborate or expand the collaboration with the DOH-IETF, no? Kaya po ito yung isang nilinilaw na po namin. Wala po kami ibang iniisip po kundi makatulong at makipag-collaborate po sa DOH-IETF, no? Ito po yung aming pangako sa inyo. Kami po ay tutulong sa anumang hakbangin nyo. At ito'y, and I'm sure na address na po lahat yung nabanggit kanina na ako'y nakikinig na sa aming pong mga sinulat po sa Pangulong Duterte. Ito'y yung pong inadukasin ng healthcare workers, transportation safety, workplace safety, and of course social amelioration, yung contact tracing, and of course yung ating case management of patients, no? Ito'y na-address na to, no? And I think ito na lang po ang gawin natin na we can work together and of course stay united so that we can really fight and defeat this COVID-19, and rest assured that PMA and other component societies or medical societies are with the DOH-IETF in this fight against COVID-19. So kami po ay nandito po
sa inyo at handa po maglingkod ang mga manggagamot. Kaya po, sasabihin ko lang po sa inyo, ang Pilipino manggagamot po ay makabayan po at makadiyos at mapaglingkod din po sa bayan. Secretary Roque. Salamat, Dr. Santiago. The next question, Yusek Roque, please. Sir, unahin ko na po itong tanong mula kay Rose Novenario of Hataw. Question for Spoke, saan po daw nakuha ni President Duterte ang idea na nananawagan ng revolusyon ang health workers samantalang ang apela nila ay isailalim lang sa ECQ ang Mega Manila? Ganon din po ang tanong ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Ang sabi po niya dito, yung Les Miserables song was sung by critics of the government as part of their zone of protest and not by medical workers. Okay, sasagutin ko lang po ito, no? Dahil talaga namang nasabi ng presidente. Ang konteksto po kasi, unang-una, yung liham ng ating mga frontliners, nauna po ang release nila sa media at sa publiko bago pa po matanggap ng ating presidente yung kanilang linaw. Kaya malinaw pong sinabi ng presidente, hindi naman kinakailangan na magkaroon ng splash. Kumbaga, sana binigyan naman siya ng pagkakataon na sagutin yung liham bago sila nagkaroon ng publicity. No? Dahil ang naobserbahan natin, talagang nauna pa yung webinar bago doon sa pagtanggap ng liham ng presidente. At kayo namang mga nasa media, mabibigyan nyo ng ebidensya na one day even before the event, nakaikot na yung media advisory at nandun na mismo yung liham kay presidente. No? So may mga nakapansin din na meron na tayong sagot bago pa matapos ang webinar ng mga doktor. Eh kasi nga po, lahat ng tao alam na yung liham ng mga frontliners address kay president. Ang hindi lang po nakakaalam ng laman ng liham ay si presidente mismo, no? So, hindi ko po alam kung bakit nangyari yon, pero hayaan na po natin yan dahil ang presidente naman pinagbigyan kung anong gusto mangyari ng frontliners. Pangalawa po, ang konteksto po na lumabas ito ay sunod-sunod po kasi yung pagtawag po ni Secretary Drilon na failure ang IATF. Sinusugan po yan ni VP Lenny Robredo, kasabay po yan kumakalat na revolution song. So ang presidente po, sabi niya, kung talaga yung mga nanggugulo, yung mga nais magsamantala sa pandemic na gusto siyang palitan through a revolution, sige na po, gawin na natin ngayon. Inuulit ko lang naman po ang mga salita ng presidente. Wala na pong drama yan. Huwag na tayong sumakay dito sa pandemya na wala namang gusto mangyari. Mag-revolution na kung gusto po nila. Inuulit ko lang naman po ang sinabi ni presidente. Yan na po yung aking sagot sa lahat ng ganyang katanungan para masagot natin yung ibang mga tanong. Yes, Yusek Roque, next question please. Tanong po ni Julie Aurelio, what prompted the president to scold health workers for going public with their appeal for help? Did he feel offended that the health workers disclosed their recommendations in public and not in private to him? Nasagot ko na po yan. Ang tanong din po ng marami siguro, kung susulat sila sa presidente, sana pinagbigyan po nilang presidenteng sumagot sa kanilang liham bago isinapubliko. Pero walang issue naman po yon. Linabas lang ni presidenteng sa loobin niya, binigay rin po niya ang hinihingi na ating mga frontliners. Tanong po ni Joseph Morong, the decision to revert to MECQ, is it an admission of failure on the part of government? Hindi po. In fact, kung titignan niyo ang datos, no? Yung case doubling rate natin ay almost 9 days at hindi po yan nagko-qualify for MECQ, no? Meron po tayong pagsubok doon sa ating critical care capacity pero hindi pa naman po fully utilize yan kasi yung mga numero na nailabas po natin earlier ng DOH ay nakabase po sa 20% bed COVID allocation para sa mga pribadong hospital at saka 30% para sa mga pangpublikong hospital. At ang ginagawa po ngayon ni Yusek Bongvega ay tinataas po nga yan to 50% sa government hospitals at 30% po sa private hospitals. Ibig sabihin po, we were within the criteria para magkaroon po ng GCQ
At ang initial strategy was to resort to localized lockdown and intensified testing, tracing, and treatment. Pero siyempre po, nagsalita ang mga frontliners at ang sabi nga ng Presidente, ang gerang ito ay laban sa sakit. Eh, sinong mapapadala niya sa gera kung hindi ang mga frontliners? So kinakailangan pakinggan at pagbigyan ang ating mga frontliners.